Mga taong yun, one day na walang isasayang magugutom ang pamilya. At that time, hindi ko maintindihan bakit, sabi ko, mahirap kami, bakit kami magbibigay din? Okay? But my father, naging prinsipyo niya sa buhay hanggang sa namatay, it's better to give than to receive. Generosity, compassion, especially sa mga mahihirap. My mother, ang tinuro naman niya sa amin, integrity. Okay? She would always tell us, gusto ko paglaki ninyo, may pagmamalaki ko rin kayo, sabi niya. Hindi kinakailangan maging milyonaryo kayo, sabi niya. Anong kung isang anak na milyonaryo, kung isang araw makikita ko sa dyaryo, siya pala isang drug lord. Okay? So they were teaching us faith and love, prayer, generosity, hard work. Sa ilalim ng kahirapan, iginapang kami ng magulang namin, 11 kaming magkakapatid na patapos lahat. At nung magkapamilya na kami ni Cory, ganun din ang ginawa namin. Ano? The spirit of sacrifice. Doon sa anak namin panganay, si JB, who was a special child. Nung lumalaki siya, kala namin normal na bata siya. He was able to finish grade 6, but when he was going to high school, wala nang gustong tumanggap sa kanya because he was diagnosed with mild mental retardation. So nag-withdraw siya ng nag-withdraw. Corey and I were still working then. Siya nagtuturo sa Assumption ako sa Procter & Gamble, kung saan ako nagtrabaho matagal. But in 1997, sabi ko, tama na munang paghanap buhay. Hanapin ko naman ang buhay ng anak namin. And so I opted to retire. Kahit hindi pa ako age 60, sabi ko, samahan ko naman ang anak namin. And those were the best years of my life. Walang trabaho, pero kasama ko yung anak namin, si JD. A spirit of sacrifice. Bakit ko nagawa yun? Kasi nga nakita ko yun sa mga parents ko. Yung malaking sakripisyo na ginawa nila sa amin, na tinuro sa amin, kaya ako nagawa yun. At sinasabi din dito, the strength of the family lies in its capacity to love and to teach how to love. For all the family's problems, it can always grow beginning with love. Basta may pagmamahalan daw sa pamilya, lahat ng problema, walang problemang insurmountable. Malalampasan mo yan. Okay? In our 41 years of married life, ang dami namin problemang hinanan. Okay? Nung nag-uumpisa kami, kaya minsan naisip ko, mas maigi pa nung nag-uumpisa kami, okay? Naka-apartment, okay? Isa lang ang electric fan namin, may maliit na stove kami, may maliit na sala. Up and down yung aming apartment, so pag matutulog kami, bit-bit-bit-bit yung electric fan sa itaas. Pero now, pag tinignan mo ang buhay, napaka-komplikado. But because nandun yung pagmamahalan, ano, you can surmount any problem. Kaya ako po, when I go around giving values formation, gustong pumunta sa mga bahay ng mga mahirap. You go to their house, tumutulo yung bahay, ang ulam nila tuyo at asin, kumusta mo sila, sasabihin, tanungin mo, kumusta po kayo? Nakangiti, sasabihin, ito, sabi nila, sa awa ng Diyos, nakakaraos pa. Bakit? Kasi nagmamahalan sila. Ang Diyos ang tanging sandigan nila. Pumunta ka sa isang bahay ng isang mayaman, kumustahin mo, kumusta po kayo, napupaksak na naman ang negosyo. Ang daming utang. Bakit? Sino ang mas mahal nila, ang Diyos o ang pamilya nila? Hindi. Pera, kapangyarihan, power. At dito, gusto ko namin ipakita yung picture ng mga anak namin, ano? Ito po yung maliit na pamilya namin. 5 yung anak namin. Yung nandun sa dulo,
sa kanan, yan o yung anak namin doktor ngayon, ano? Yung katabi niya, yun yung panganay si JB, who passed on to the Lord noong 2004. Dun sa kaliwa, kanan ni Cory, kaysa isang babae namin, si Michelle, na ngayon ay teacher sa Assumption din, married, na may dalawang anak na, so dalawa na ho yung apo namin. And then dito sa ibaba, leftmost dito, yun si NJ Nelson Joseph, 24 years old, nung ma-accidente siya in 2011. And then yung sa gitna, naka-white, yun ang bunso namin, si John. Okay? May business na kapeng barako. Okay? And so at this point, may gusto po kami ipakita sa inyong short film para may pakita namin yung sinasabing unconditional love sa isang pamilya. This is a Thai advertisement, but I think it has the essence of that unconditional love. You've seen it already. Look at it again with new eyes. Meron naman siyang ano, subtitle. Thank you.
Thank you.